Hello guys, good morning guys. So ayan ang aking bunso. Pineplex ang kanyang umuugang ngipin. So ayan, good morning sa ating mini vlog. Tayo ngayon yan ay nag-aalmasal at nagmamahal. So habang tayo nag-aalmasal, nagmamahal tayo, ayan, pineplex ng aking bunso. So for today's video, ang ating video ay about sa lagnat na kudzai early this morning this early. Sa kalagitnaan ng pag-aalmasal namin masaya at pagmamahalan namin masaya, my God, ang aking anak ay arriving inside sa aming kwarto. So ayun, padabog siyang pumasok at biglang humiga nung makita ng aking bunso. Siya pala ay nilalagnat, my God! Pulang-pula siya at ang init-init niya. So ayun na nga, binigyan muna natin siya ng yelo at ng bimpong basa. So bago natin siya asikasuhin, inayos muna natin ang kanyang hihigaan. So sinecure muna natin na kailangan ng aking anak ay merong mahihigaan, comfortable at malinis. So inuna natin ayusin yung kanyang higaan. Pero bago naman natin inayos yung ating higaan, sinecure din naman muna natin na bibigyan natin siya ng first aid na pwedeng makatulong sa kanya sa pagpapababa ng lagnat. Kahit nga tayo busy, meron pa rin nagungulit at kikiting natin yung ating bunso. Pero kailangan carry lang. So, ito na nga yung aking anak. So, ayun, naasikasuhin na natin siya kasi naayos na natin yung kanyang hihigaan. Na-secure natin na malinis at maayos na siya. So, that time, humingi na siya ng pagkain. Gusto daw niya kumain ng biskwit. At pagkahingi niya nga sa atin ng biskwit, ay isinuway na natin ang pag-check ng temperature niya. So, tingnan mo yung kapatid niya, nangaasar pa dun sa sulok, di ba? May sakit ka na, asarin ka pa ng kapatid mo, Jiva. Tung-tuwa pa sa sulok, di ba? So ayan, na-check na natin, nakuha na natin yung kanyang temp na nasa 38. Usually kasi guys, kapag ganyang taas yung temperature ng mga bata, so delikado na yun kasi taas na nga yun. So ayan, sabi niya nga ayaw niya na raw kumain. Hindi ako makapaniwala na konti lang yung kinain ng anak ko guys. Kasi kung kilala niyo siya, my God, hindi yan titigil sa pagkain hanggat may makikitang pagkain, Jai. Walang humpay na pagmuya, ang habit talaga ng anak kong yarn. So ayun na nga, dahil nga sa ayaw na niya, itinabi na lang natin yung pagkain sa isang resealable bag. At dahil nga sa nakakain na yung anak ko, so pwede na natin siyang dinisan, ayusan. So ayan, so hinanda ko na siya ng bimpo at ng dami. As you can see naman guys, yung suot ng anak ko, Divao, napakakapal ng mga damit at mahabang damit. So ayan, kailangan na natin siyang handaan ng bimpo at ng damit na presko sa katawan para maiwasan yung lalong pagtaas ng lagnat niya. So ayan, kailangan lang natin basain yung bimpo at pagkabasa natin ng bimpo, ilalagyan natin ng alcohol. So guys, yung gamit ko dyang alcohol, hindi yan sponsored ha. Pero maganda siya sa balat ng bata kasi iwas dry na siya. Siya ay brand ng Red Cross at ang pangalan niya ay Gentle Protect. So promises guys, talaga hindi talaga siya nakakadry ng balat ng mga bata. Kasi mayroon siyang aloe vera na kasama. So yun na nga. At kailangan na natin palitan ng damit ng aking June na anak. Ang anak kong bunso, padaan-daan, Jai, Diyos ko, Day. At dahil din sa kapal yung buhok ng bunso ko, Jai, pinoni ko na siya ng pangmalakasan, Jai. Para hindi na rin siya pasabog-sabog yung buhok, Day. Para hindi mukhang momo, Day. So ayan, pagkatapos ko na siyang punihan, pinunas-punasan ko na siya. So yung mga point na alam mo na may pulso, doon yung madalas na kailangan mong punasang maigi. So ayan, tulad ng mga leeg-leeg, yung mga kilikili, at Zay, ayan, circular motion lang ang pagpupuna sa katawan ng mga junanak. At yan, tapos na natin siya punasan at atin na siyang nilagyan ang kanyang pangitaas. So as you can see guys, yung sinot natin sa kanya maninipis na damit, pumentra pa yung punso ko, Zay. So ayan. Katapos naman nating ayusin yung kanyang pangitaas na part. So ayun naman, pang ibaba naman. So tatanggalan na natin siya ng leggings na mahaba at masikip. So kailangan na ipapalat natin dyan ay yung presko sa katawan na damit. So ganun lang din ang gagawin natin kung ano ginawa natin dun sa upper part ng katawan niya. So ganun din sa ibaba. Pupunas-punasan din natin. Lalo yung mga alak-alakan niya, yung mga binti, yung mga hita. So at this point na guys, inayos ko na yung higaan ng ating amo kong Junanak. So ayan.
So feeling niya na presko na yung pakiramdam niya niyan, mga oras na niyan. So ayan, humiga na siya ng bonggang-bongga at very very light. At eto na nga, ayan na nga, tigang higa ng ating among. At this point na nga ng ating buhay, guys. Feeling natin ay fresh na ang feeling ng aking junanak dyan. So ayan, fell na fell niya na yung pinak very very light na feelings. So ayan, binigyan pa siya ng kapatid niya ng remote para makapag-makanood pa sila. So ayan, fell na fell niya rin upipin that sa keyword time. So ayan, parang wala siyang lagnat dyan. So after niya, check din natin yung temperature niya maya-maya lang onte. Pinagpahinga lang natin siya at this point. So, ayan, napakumot na siya ng bonggang-bongga. So, ayan. Check na natin yung temperature niya by this time. So, yung oras natin paniguradong mahaba at sayo. Hindi nyo kasi na itatanong kaya ako may masyadong alaga-alaga sa anak kong ito, Jai. Dahil siya ay may history ng tumirik yung mata at nangitim, Jai. Alam mo yon, yung nakakatakot na itsura, Jai. Ganon, nagpulay purple siya, Jai. Kaya natatakot kami, lalo na yung nanay tatay ko, Jai. Kala nila ang aking nanay kay parang talong daw ang kulay ng mga panahong nangyari sa kanya. So, ayan. Kaya every time na may lagnat siya, Jai, traumatized ang mga lolo't lola. Kaya hindi pwedeng iwanan ang aking anak pag nilalagnat. So, ayan na, Jai. Kailangan talaga siyang alagaan 24/7. Kaya yung talagang struggle kapag siya ay mayroong lagnat, Jai. Kailangan tutok na tutok ang ina. Kailangan talagang focus sa kanya, Jai, pag siya ay nilalagnat, Jai. So, alam mo yun. Para iwas sa pag-aalala ang mga lolo't lola, kailangan alagaan ni Nenei. Si Nenei. At wala nang iba kundi si Nenei. Ganon. Dahil wala namang ibang mag-aalaga kundi si Nenei lamang. So, ayan, kailangan tingin na tingin, titig na titig, focus na focus, ganoon. So, ayan, relaxing moment ng ate ko, ng anak ko, ng junanak ko, lahat na, siya na, jiwa. So, ayan, nag-enjoy-enjoy pa siyang manood niyan, Jai. Tapos, check-check natin yung kanyang temperature, Jai. So, ang tagal talagang tumunog ng kanyang ano, thermometer, Jai. Inip na ko, Jai. So, yun na yung lalamunan ko, Jai. Hindi pa rin tumutunog, Jai. So, alam mo na yun. So, ang tagal-tagal. My God. My goodness. Promises. Inip na yun. Ayaw pa rin tumunog yun. My God. My God. My God. Ganon. So, antayin lang natin tumunog yung thermometer niya para atin ang ma-check ang kanyang temperature at kailangan na natin gawin ang ating pangmalakasang focus. So, yung meron tayo kasing hack na i-share nga pala sa inyo para mas mabilis na mababa yung lagnat ng ating mga junanak. So, ayan. Pine-preparement ko na yung kanyang mga kailangan. So, inaantay lang natin yung temperature niya dyan. So, sobrang tagal ng temperature, Jai. Ayan, tinubuan na ako ng diamond sa noo, Jai. O, Jiva. Titig na titig yung anak ko sa akin. At ayan, after 10 years nga, tumunog na siya. So, ayan, makikita yung 37.8. Mataas siya, Jiva. So, hindi pwede yun. So, kailangan na natin gawin ng ating pangmalakas ang hocus-pocus. So, ayan, meron tayo ng alcohol at cotton. So, kukuha lang tayo ng malaking portion ng cotton, 2 piraso. So, ayan, kailangan malalaki ha yung kasya sa kilikili ng ating mga junanak. So, after nyan, ako tayo ng 2 bilog, lalagyan natin siya ng alcohol. Ay, nalaglag pa yung isa, Jai. So, ayan, kailangan punong-puno siya ng alcohol, basang-basa. Tapos, iipit natin sa kilikili ng wata. 2 kilikili. Ayan. Hayaan nyo siya kahit umago siya ng bongga-bongga. Okay lang. At ito naman yung ating pangalawang hack. Siyempre, ayan, mayroon tayong resealable bag na mayroong ice cube sa loob. So, ayan. Pinokus ko muna yung ating camera para inyo makita ng bongga-bongga. So, ayan. Ito yung batok ng anak natin. So, ibababa natin yung damit or kahit anong harang. Kailangan doon sa mismong batok natin itatapat yung yelo. So, ayan. Kapag ganyan yung nilagay natin, hindi na natin kailangan ng bimpo na ilalagay sa ulo. So, after na mga 5 minutes, saka natin i-check ulit yung temperature niya. Meanwhile,
At ito na nga, tapos na natin yung ating 10 minutes to 15 minutes. So, ayan, i-check na ulit natin yung temperature ng ating Junanak. So, ayan, mga Zay, baka magtaka kayo bakit resealable bag ang gamit ko, Zay. Correction, Zay, kami po yung mahirap lamang. Wala kaming pambili ng ice bag, Zay. Wala kaming available na ice bag, kaya resealable bag yung gamit ko, Zay. Pasensya naman. So, yun lang na. Hindi nyo na itatanong din. Sa sobrang tagal natin ngayon, ay mapapakwento na naman tayo. Kakaantay nito. So, wala tayong magagawa kasi ang inyong name lamang ang mag-aalaga sa akin, Junanak. Dahil ang kanyang tatay ay binawi na ng puong may kapal. Siya ay nagkasakit ng bonggam-bongga. Kaya wala tayong magagawa, Jun. Kaya eto, tiis-tiis na lang tayo sa ating buhay sa araw-araw. So, ayan. So, wini-wili-wili ko yung anak ko dyan, Zay. Baka sakaling sumawa, Zay. Kahit nung anak kong eng-eng dyan, Zay. Ayan. Tingnan mo, seryoso pa rin siya dyan, Zay. So, jiba. So, after ng mga ilang minuto, malalaman natin kung ano ang kalagay ng kanyang lagnat. Kung ito ba'y bumaba o tumaas o maintaining balance pa dyan. Ganun, Zay. So, ayan. Ako'y naiinip na yun. Kaya tignan mo. Kung ano na ang pinagagawa akong ekan, sabi naman sa iyo, Zay, naiinip na ako ni Arn. O tingnan mo yung aking diamond sa noo. Shumashiny, shimmering, splendid tayo dyan. Dahil sa diamond naman na yan. So, ayan na nga, tapos na yung oras at tumunog na yung ating thermometer. Grand reveal na ng ating temperature after ng ating focus-focus. So, ayan, 37.2, diba? Lakas maka-thumbs up ni Arn. So, ayun na nga, happy-happy tayo sa naging resulta ng ating hack. Mayroon din tayong malaking puso. At sana ay nag-enjoy kayo sa ating mini-vlog for today's video. Maraming salamat sa panonood and night. Thank you!